yun na nga guys, kakatapos lang dumaan ng bagyong Rolly. Grabe, yun na yata ang pinakamalakas na bagyo guys na naranasan ko sa buong palambuhay ko. Grabe. Pwede na! Ayan guys, basang-basa dito sa loob. Ayan, wala pa rin tigil sa pagpiga ng basahan. Ayan, patpat sa ilalim ng... sa ilalim ng mesa. Grabe guys, ganito ang senaryo dito. Ayan, dito sa kwarto. Nilipat ko yung gamit dun sa kabila. Kasi kinabahan ako eh. Kasi nung di pa nga dumadaan yung ano, mata ng bagyo, malakas na ang hangin. What more pa kapag ka dito na galing sa dito, sa harapan. Kinabahan ako dito sa salamin na to. Kasi gumagalaw-galaw na ganyan. Kaya nung pagdaan ng mata ng bagyo guys, nilipat ko yung mga gamit dito. Pati rin yung mga gamit dito. Yan, sa salas. Yan, makikita nyo, grabe. Yan, dalawang oras na kaming nagano dito ng tubig. Buti na lang, nailipat ko agad dito yung mga gamit. Ayan. Napakahirap, mababasa sana to. Grabe kasi yung ano eh, grabe kasi yung pumapasok na tubig. Ayan, hanggang dito, buong bahay eh. Baha. Ayan, si mama nagbuhugas na. Paano masasabi mo sa bagyo? Jesus, Lord, Seth. Pagkatao kong hanggang ngayon, 67 years old, nagkaranas ko ito ng bagyong ganito. Naglakas. Lakas ng bagyo. Ano kami ng tubig dito sa loob ng bahay. Hanggang saan? Hanggang dito lang. Sa may ganito. Masyadong malalim, ha? Mukhang nasumbrahan, ha? Natuto pa tayong mag-Tagalog si Mama. Kapat, anong masasabi mo? Amazing. Kala ko, amazing na naman. Kaya, ang dami namin nakuha ng ano dito, pati nga arinola, nagamit na, Grabe. Wala rin kwenta yung nilagay namin ano dito. Floor mat, para wag makapasok yung ano, yung tubig. Wala rin, walang kwenta. Grabe kasi guys, lakas ng hangin. Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay guys, lalo na yung mga taga dito sa Bicol, parang mas magandang steel window na lang gamitin. Huwag yung ganito. Pero so far okay naman. Sa sobrang lakas ng hangin, di naman bumigay. Grabe, umaabot yata ng mahigit 300 kilometers per hour yung bugso ng ano. Grabe talaga. Ako nga sa buong buhay ko ngayon lang ano karanas ng ganun kalakas na bagyo. Ay nako, my goodness. Yun, bumisita na si kagawan. Binisita na yung ano, kalasada. Grabe, gumagalaw ito kagabi. Sobrang lakas ng hangin. Sumisipul pat. Ayan guys, mga nakamahigit 20 arinola ako dito kagabi. Ay, kanina pala. Ito muna ang lilinisin namin dito ngayon. Sa loob muna ang uunahin namin bago sa labas. Pakita ko rin sa inyo maya-maya guys yung mga bakas ng nasalanta ni Bagyong Rolly sa labas maya-maya guys. Linisin muna namin dito. A few moments later. So ayun na nga guys, kakatapos lang manalasa ng super typhoon na si Rolly, which is ayon sa pag-asa yun ang pinakamalakas na bagyo sa taong ito. And so far guys, sa buong buhay ko, yun na yata ang pinakamalakas ding bagyo na naranasan ko dito sa Bicol. So nandito ko guys sa labas kasi lumabas ako para tingnan ko yung mga naging damage ng bagyong Rolly. So ayan guys, nandito ko ngayon sa taas. Daming tubig. Tanggalin ko muna tong mga nakabara para makalabas na to. Yun guys. Yun. Bumulusok na ang tubig. Yun guys, napakadaming tubig dito eh. Dito rin guys, meron dito. Tanggalan natin ng bara. Nasaan na yun? May butas yun dito eh. So yun guys, bumulusok na ang tubig. Smooth na smooth. Adon. Ay, dito wala na. Tanggalan na yata ni Puliana. Kalilinis ko pa lang dito nung isang araw eh. Nung tira pa ng bagyong si Quinta. Ayan ko pala dito guys, nakalimutan ko.
So yan na guys, yung palay ni Papa natuluyan. Kasi isang linggo pa lang nakakalipas, may bagyo na naman. Ayan o, yung palay. Medyo tumayo na sana yan eh. Kaso nga lang itong bagyong Hiroli, umatake. Kanina ang daming tubig dyan. Halos hindi na nakikita yan, yung mga palay na yan. So ikutan natin dito guys. So ayan guys, ito yung isang napirwisyo ni Bagyong Rolly, yung ano, yung Azolla pond ko. Ayan, grabe, halos naubos. Ito guys yung ano eh, yung pond ko ng Azolla na pinapakain namin dun sa mga alaga naming manok. Grabe. Tingnan nyo naman kung anong itsura na. Kala ko na-wash out. Ay, nandito pa pala yung iba. Ayan o. Kunin ko ito mamaya, sayang. Pwede pa itong ipatuka sa mga manok. Ayan o. Yan, bagsak na naman ang mga orchids. Dapat pala pinatumba ko na ito kagabi. Inunahan ko na. Sinabay ko na sa pagtanggal ko ng ano, satellite dish. Ayan, yung kable ng satellite dish. Okay naman. Ito pa yung isang pond ng Azolla. Nabagsakan. Nabagsakan ng driftwood. Pero wish, grabe. So ayan, yung sanga ng pili. Bumagsak. Ayan, tutuluyan na namin to siguro. Patumbayin na to. Yung mesa pilay, hindi nakaligtas. Nako, yung video okay namin. Oh. Nabasa. Natanggal kasi ang ano, sa ako. Grabe. Buti walang mga ano dito sa loob. Walang player sa amplifier. Tinatanggal namin. Masisira na to. Buti hindi masyadong lumayo yung mga pangtakip namin doon sa Azolla pond na ano, screen, ayan. Ayan, yung puno ng Sierra Lee. Bumigay na. Itong banga, oh, nakatayo na. Tagilid to eh. Ayan, yung kamote. Yung mga halaman na naman ni Mama. Bagsak. Oh. Ito nga, natanggal na dito sa ano eh. Natanggal na dito sa Masitera. Tapos yan, nasira yung gate naming mamahalin. Made of bamboo. Original kasi ito guys eh. Gawa yan sa kawayan na galing sa ano, sa Venezuela. Imported yan. Hindi na kailangang pinturahan kasi may pintura na. Tapos kung naaalala nyo guys, nung nag-quarantine ako, ayan. Ayan na yung quarantine house. Natuluyan na. Nung bagyong kinta na tanggalan lang ng ano yan, ng plywood eh. Pero ngayon, kita nyo naman ang itsura. Wala na. Bakbak. Pati to. Konti na lang ang natira. Yung suha. Ayan. Inubos yung natirang bunga ni kinta. Ubos. Ayan si Mama, naglilinis dito sa may puso. Buti na lang hindi bumagsak tong ano namin. Ayan yung dirty kitchen. Ngayon, ayan, talagang literal na dirty kitchen na to. Kasi, ayan, kita nyo naman. Napaka dirty. Literal na dirty kitchen. Ito guys, wala na. Tinuluyan ko na yan nung nakaraang araw. Pinutol ko na talaga yan. Kasi nasira yung ano, nasira yung bakod. So dito tayo sa bandang likod. Bali ito yung mga bubong ng ayan, yung galing dyan, mga anahaw. Ayan, itong mas malupit. Ayan, yung anak ni Papa. Kita nyo naman ang itsura ng anak ni Papa oh. Ito ang malupit dito guys eh. Nagalit si Mama kanina eh, kasi bumabagyo eh, lumabas si Papa eh. Kinuha niya dyan, ayan. Talagang inuna pa yung manok niya eh. Walang pakialam sa bagyo eh, saka sa mga lumilipad na yero eh. Mailigtas lang yung anak niya eh. Kawawa naman. Sasabon pa naman sana to. Grabe yung itsura, kawawa. Yan, medyo mahangin pa guys. Grabe talaga guys, super typhoon. Yung pusa namin, kita nyo yun? Itim yan eh. Ayun, naging puti. Sobrang lakas ng hangin, pumuti. Kulay itim yan eh. Akyat tayo dito guys. Tingnan natin yung mga damage. Ayan, buti pa tong mga to safe kasi nasa loob sila ng pulungan. Ayan, meron pang isa doon.
Dito pa yung isang kapatid ko. Medyo pumangit din ang itsura. Tatlo yan. Nasaan kaya yung isa? Ah, ayun. Ayun, ito maganda oh. Parang hindi nabagyuhan yung isang to ah. Malinis. Ayun, bantam. Pasok tayo dito sa manukan namin, guys. Ayan, inaayos na ni Papa yung ano. Iba, grabe. Ayun, nabagsakan pala. Yung mga manok namin. Ayan, kawawa naman. Dalawang beses na mabagyuhan. Super typhoon pa. So, bali itong mga damage ng super typhoon na si Rolly. Ayan, matagal-tagal na ayusan to, guys. Daming aayusin. Check natin dito. So, ito, puno ng santol. Bumagsak sa may bakod. Nasira yung cyclone wire. Ay, nako. Grabe. Pero bisyo talaga. Uy, nabuwal yung isang ano. Nabuwal. Bumagsak dun sa bahay ng manok. So, ayan. Medyo na yupi itong cyclone wire. Ayun. Tumagilid yung poste. Sana hindi nabali. Kasi pangit na yun kung bali na. Yun pala. Medyo matindi-tindi ang damage dun. Naliko ang ano, cyclone wire. Grabe talaga. Ganito lagi ang scenario dito sa Bicol, guys, pagka may bagyo. Pero talagang matindi kasi talagang magiging sira nun eh. Expected ko na yung kasi super typhoon. Umaabot ng 300 kilometers per hour yata yung bugso, mas mataas pa. Yan, saan kaya galing tong yerong to? May yerong na dito. Check natin dito sa bandang likod. Yan, inayos na yata ni Papa dito. Medyo nakatayo na yung mga net. Check natin tong isang ano rin. Bahay. Butas din, guys. Yan, butas. Lang hiya talaga tong si Bagyong Rolly. Pero wisyo sa buhay. My goodness. Nadali yung mga pang ano ko ng ano. Manok. Yan, yung Madrid de Agua. Pampatukato sa mga manok. Yan. Butas. Grabe. Kawawa naman tong mga manok. Grabe. Matagal-tagal na ano to. Matagal-tagal na rehabilitation. So, ayan. Yun ang mga naging damage. Yung mga saging dito, ubos. Ayan, wipe out. Ay, meron pa naman palang isa. Pero halos wala na tong pakinabang. Wipe out. Pati yung mga kakao namin dyan. Grabe. Ubos. Wala lang dahon. Mga kakao yan, guys. Yung ginagawang tsokolate. Ayan, may bunga nga. Grabe, wipe out. So hanggang dito na muna, guys. Pinakita ko lang sa inyo ang naging damage ng super typhoon na si Rolly. Maglilinis muna ako, guys. Ay, muntik pa akong madulas ha. Maglilinis-linis muna ako, guys. Hanggang dito na muna ang aking vlog. Keep safe na lang sa mga kapwa ko Bicolano dyan. Wala tayong magagawa kundi linisin tong mga to. So hanggang dito na muna, guys. Bye for now muna.